great devotion to Santo Padre Pio is exhibited in the Church, not only from the Archdiocese of Lipap, but even from other ecclesiastical provinces of the country. Exceptional number of devotees to Santo Padre Pio come to this church. This was the strongest argument for the approval of this church to become a national shrine. Una is ipahatid sa inyong lahat ang aming taus-pusong pasasalamat na naging bahagi at bahagi ng kasalukuyang pagpapalagupa ng debosyon kay Santo Padre Pio at pagpapaganda pa ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat sa inspirasyon at pangarap ng mga taong naging instrumento ng Diyos upang maisakatuparan ang isang mithiing Diyos ang may nais. Ang bahay dalanginan at laganap na debosyon kay Santo Padre Pio. Ipagpatuloy pa natin ang isang magandang pagtutulungan patungo sa isa pong mithiin. Ang dumami pa ang deboto ni Padre Pio sa buong Asia. Naniniwala po ako na kaya nating marating ang isang pangarap na maging sentro ng debosyon ni Santo Padre Pio ang lugar na ito, hindi lamang ng buong bansa, kundi ng buong Asia. Makikilala natin ang 23 college scholars para sa taong panuruan 2022-2023. Pangarap ko po maging isang architect. Ako gusto kong maging isang marketing manager. Nais ko pong maging isang IT specialist. Tulungan niyo po akong maging isang accountant. Pangarap ko maging isang entrepreneur. Gusto kong maging isang certified public accountant. Nais ko maging programmer. Tulungan niyo po ako maging IT specialist. Pangarap ko pong maging isang piloto. Gusto ko pa maging isang electrical engineer. Nais ko pong maging isang teacher. Tulungan niyo po akong maging isang guro. Pangarap ko pong maging software engineer. Gusto ko pong maging isang guro. Nais ko pong maging isang pulis. Tulungan niyo po akong maging isang accountant. Pangarap kong maging pulis. Gusto ko pong maging isang magaling na guro. Nais ko pong maging magaling na inhinyero. Tulungan niyo po akong maging abogado. Pangarap ko pong maging bumbero. Gusto ko pong maging isang psychiatrist. Nais ko pong maging engineer. Sila ay nahirang hindi lamang batay sa kanilang academic performance, kundi gayon din sa kanilang paglilingkod sa simbahan at pagsunod sa mga panuntunan ng pagiging mabuting scholar ni Santo Padre Pio. Katulad na lamang ni Ana Maria Palillo na taga Santa Elena, City of Santo Tomas, Batangas. Kasi yan lang po yung isang bagay na lagi sinasabi sa akin ng papa ko na may pamamana nila sa akin. Wala po kami tapat na mapagpukunan. So yan po, yun po yung nagiging motivation ko po para po makapagtapos po ng pag-aaral. Sa amin po magkakapatid na lang yung dalawa. Ipapalad po at kakayanin. Sa amin magkakapatid po. Ako lang po yung makakagraduate na sa college po. At bilang isang anak po, gusto ko pong maranasan ng magulang ko na umakyat sa stage. Hindi po makahawak po ng totoong diploma. Sobrang sobra pong laking tulong na makasama ako sa Eskola ni Pio. Sa simbahan po, sa mga tao sa likod ng programang ito. Sobrang-sobrang thankful po ako kasi
isa po kayo sa mga dahilan kung bakit magpapatuloy at papatuloy pa rin pong tuparin yung mga pangarap ko. Dumagdag po kayo sa mga nagbibigay ng lakas ng loob, mga rason kung bakit andito po ako, nananatiling nakatayo, lumalabat po para sa pangarap. Ang inyo pong suporta ang magiging daan para matupad ang kanilang mga pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Sana ay tulungan niyo kaming makamit ang aming mga pangarap. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O aming Ama, biniyayaan mo ng lubos ang inyong lingkod na si Padre Pio na mga kaloob ng Espiritu. Tinatak mo po sa kanya ang limang mahal na sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na pagpapasakit at muling pagkabuhay ng inyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan ang marami sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa. Inaanyayahan niya ang maraming kalalakihan at kababaihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lakas doob po akong dumudulog sa inyo na ipagkaloob po ninyo sa akin ang biyayang ito. Amen. O Diyos, ibinigay mo po sa inyong santong si Padre Pio ng Peltrasina, isang kapuchinong pari, ang malaking karangalang makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapasakit ng inyong anak. Ipagkaloob mo po sa akin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio ang biyayang tunay ko pong hinihiling. Ganun paman, ang tangi ko pong hiling ay ang mamuhay ng nahaayon sa kamatayan ni Jesus at ang marating na maluwalhati ang kanya ring muling pagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. San Pio ng Peltrasina, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you. Oh, how I need you, my Jesus.
If you wish me to be faithful to you, oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. In the breaking of
Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life.
Jesus.
If you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap sa iyo para sa ikatatatag ng pananampalataya ng mga tao. Pakundangan sa pagdudulot mo sa mga ito ng pagkakilala tungkol sa bugtong na anak mo. Bunga ng pagtuturo ng mga martir na sina San Andres Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang at mga kasama, na dumadalangin para sa ikauunlad ng kanilang inakong gawain sa pamamagitan din ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong makikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay ng Diyos. Sa simbahan na siyang haligi at saliga ng katotohanan, napakahiwaga ng katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, gaway napakadakila
ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, na napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway, dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi nagwawakas, hindi inaalis sa ating gunta, na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng puon ay hindi nasisira. Pinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang itinataglay nang ibigay niya sa lupa ng dayuhan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ang bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing. Kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Naalala ko po nung kami ay nasa college, meron po kaming music class, may music subject. At isang beses po ay pinakanta kami ng aming guro. At habang kami kumakanta bilang isang klase, meron siyang napansin na parang wala sa tono, malayo sa tono, sintonado. Kaya sabi niya, tigil muna, tigil. At tinawag niya yung isa kong kaklase. Sabi niya, halika dito, punta ka sa unahan. At pagpunta niya sa unahan, sabi ng teacher namin, sige, kanta ka. At habang kumakanta yung aming kaklase, hanggang matapos siya, nakangiti lang yung aming teacher. At pagkatapos sabi niya, kita nyo, ang layo, di ba? Malayo sa tono. Imbis na magalit, edi
Nagtawanan na lang po kami. Mga minamahal ko mga kapatid, naisip ko ang kwentong ito, isa sa aking karanasan, habang pinagninilayan ko ang ating ebanghelyo. Kasi kung minsan sa buhay natin, para tayong mga sintunado, wala sa tono, malayo sa tono. At kapag wala sa tono, nasisira ang musika, pumapangit ang musika. Kung sinusunod natin ang plano ng Diyos, kung namumuhay tayo ng mabuti, our life is in tune, in harmony with God's plan for us. Pero kung hindi, tayo ay lumalayo sa magandang plano ng Diyos sa atin. Sabi nga po sa ating ebanghelyo, tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Ano, parang wrong timing. Ganun din sa pagdating ni Juan Bautista at sa pagdating ng Panginoon. Nung dumating si Juan, hindi siya umiinom. Ang sabi ng mga tao, siya'y inaalihan ng masamang espiritu. Nung dumating naman si Jesus, siya'y kumakain, umiinom, nakikisama. Ang sabi naman sa kanya, siya ay maglalasing, mga kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. E di ba kung minsan sa buhay natin, ganun din. Hindi natin alam kung saan tayo lulugar. Mahirap intindihin ang sinasabi ng ibang tao. Mahirap kung lagi nating bibigyang pansin ang sinasabi sa atin ng ibang tao sapagkat hindi naman nila tayo kilala. Hindi naman nila alam kung sino tayo. And there maraming mga tao na mapanghusga, titinglan lang tayo sa panlabas, titinglan lang tayo sa kanilang pananaw, pero hindi nakikilala ang tunay na tayo. Pwedeng sabihin ng tao, ah, itong taong ito'y masungit. Siguro nagkataon lang na yung panahon na yun siya ay may pinagdadaanan. Sasabihin ng ibang tao, ito ay masama ang ugali. Baka nagkataon lang na mabigat ang problema. Hindi natin pwedeng husgahan ang isang tao ayon lamang sa ilang oras o ilang pagkakataon na nakasama natin sila. At kung tayo ay mamumuhay ayon sa pamantayan ng tao, napakahirap. Diba? Si Juan Bautista, isang banal na tao, ang ating Panginoong Jesus, perpektong tao at Diyos. Pero sa pamantayan ng tao, hindi pa rin sila sumakto. Kaya mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang umayon tayo, hindi sa pamantayan ng tao, kundi sa plano sa atin ng Diyos, sa kalooban ng Diyos para sa atin. Katulad ng mga martir na ipinagdiriwang natin sa araw na ito, kina San Andres Kim Taegon, ang patron ng Korea at ng kanyang mga kasama. Let us emulate their unwavering faith and devotion of spreading the gospel, kahit na ang kapalit nito ay ang kanilang buhay. Tandaan natin, when we partake in the suffering of Christ, we will also enter into the victory that Jesus bore for us on the cross. At sabi sa ating ebanghelyo, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ooh.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpaparangal namin sa mga martir na sina San Andres Kim Taegon at San Pablo Chong Hasang at kanilang mga kasama, gawin mong maipahayag namin sa paghahaing ito na bilang tagapagturo at tagapagbigay halimbawa sa mga martir ang iyong anak ay namatay upang mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Andres Kim Taegon at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napapuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis ni Nisa ang esposo, kay San na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyari at kapurihan ngayon at magpakailan.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pagkikinabang ay dumadalangin makapagsaloob sa pag-ibig at malasakit na ipinakita ng iyong anak at tinularan ng mga martir na sina San Andres Kim Taegon at San Pablo Chong Hasang sa kapagkakamit ng bunga ng kapayapaang walang maliw sa pamamagitan din ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sandali ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Klego, clean as you go sa pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, kasalukuyan po nating isinasagawa ang Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Mangyaring magabayan po kayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page at sa mga tarpaulin na nakalagay sa paligid ng Dambana. Kaugnay po nito, kami ay kumakatok sa may mga mabubuting loob at humihingi ng inyong tulong pinansyal na ating ilalaan sa pagkain ng mga pari at mga tagapaglingkod sa bawat araw ng nobena. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa opisina o sa pamisahan. Salamat po. Ika-anim, sa darating pong Sabado, 23 ng Setyembre, ay dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio. Makikita niyo po sa screen ang schedule ng mga banal na misa at liturhiya ng pagpapagaling. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tanda ng kanyang kaharian.